So, good afternoon and welcome sa Partnership and Corporate Accounting natin na welcome sa lesson na 11. Ayan, Partnership and Corporate Accounting na subject natin, okay? This is the continuation of our lesson 10, which is the Partnership Liquidation. Ayan, part 2 lang yan ng lesson natin, okay? So, before we start, please have your modules with you and go along with our discussion, okay? So, at the end of the lesson, you should be able to differentiate liquidation by total from liquidation by installment, okay? Number 2, study and apply the steps for liquidation by installment, okay? Those are our objectives for this lesson 11, Partnership Liquidation, okay? So, I will play again a video recorded by Ma'am Carmela. And please, if you have any queries or questions regarding lesson 11, mag-message lang kayo sa akin, okay? And for our succeeding lessons or lesson for the finals, I will be discussing, okay? Ako na yung mag-discuss dun. Lesson 13 to lesson 17, okay? So, sabi dyan, liquidation by installment. So, in liquidation by installment, the assets are sold over an extended period of time. Hence, full or total cash distribution cannot be immediately. So, the cash is distributed in installment as it becomes available. First, to the creditors, then to the partners. So, if cash available to partner is not sufficient for recovery of capital, a schedule of safe payment should be made prepared showing the following. So, in liquidation by installment, sabi nga natin, hindi minsanan yung pagbebenta nila ng asset at hindi din minsanan yung pagdidistribute ng cash or pagbabayad ng liabilities or expenses. Kumbaga, kung available lang yung cash or kung, like for example, nabenta ngayon yung isang asset, i-distribute nila yung pinagbentahan, yung profit man or loss yan, ayan, or yung mga cash na available ngayon, buwan yun yung i-distribute nila. So, next month ulit, kapag meron ulit available cash, ibebenta ulit nila yung mga assets, ganun. So, i-distribute ulit nila yung sa mga partners. Ayan. So, but of course, before nila ibigay yung interest ng mga partners, syempre, kailangan nyo nila bayaran yung mga creditors. So, priority lagi yung mga creditors or yung mga pinagkautangan ng business. Ayan. So, sabi dyan, if cash available to partner is not sufficient for recovery of capital, a schedule of safe payment should be made, should be prepared showing the following. So, minsan kasi, yung cash nung partnership hindi na sapat para maibalik yung mga capital contribution ng mga partners. So sabi diyan kapag ganun yung nangyari, kailangan natin gumawa ng schedule of safe payment. So sabi diyan ang number one is safe payment schedule of total partners interest or the loan and capital balances before cash distribution. So ito yung partners interest or yung mga available or yung capital balances plus yung loan ng mga partners before i-distribute yung cash sa kanila. Ayan. So, ito lang yung contribution plus yung mga loan na pabayaran ng partnership sa mga partners. Ayan. So, number 2, restricted interest equal to all non-cash assets which are not available for the distribution as well as cash reserved for future liquidation expenses. So, these are considered potential losses and therefore should be charged against the interest of the partners based on their capital or profit and loss ratio. So, yung mga restricted interest daw or yung mga restricted interest or yung mga restricted certain amount ng contribution, like for example, yung 20% ng investment ng isang partner is restricted pag sinabi natin hindi pwedeng galawin. Or yung mga cash na hindi pwedeng galawin para gagamitin nila sa pagliliquidate or yung mga expenses nila sa pagliliquidate. So, these are considered potential losses sa mga partners kasi parang syempre yung 20% ng interest nila is hindi na pwedeng ibalik sa kanila kasi parang yun yung gagamitin nila sa pagliliquidate or yung mga expenses nila sa pagliliquidate ng kanilang
business. Ayan. So number three, restricted interest equal to the capital deficiency that a partner might have to incur after observing the loss on realization and the possible loss in number three above. So this also considered a possible loss which must be deducted from the other partner's interest with credit balances, as it is possible that deficient partner may not be able to pay his or you may not be able to pay this in the future. So, restricted interest equal to the capital deficiency, sabi dyan is yung restricted interest or yung restrict na interest or 20% ng contribution is equal to his capital deficiency. So, or like for example, yung negative yung capital niya, di ba, ng like for example, yung 200,000. So, 20% ng 200,000 is restricted. Magkano yung 200,000 times 0.20 is 40,000. So, ang hindi mababalik sa partner is 40,000, di ba? 40,000 yung restricted. Tapos, nag-negative siya, nag-negative yung capital balance niya ng 40,000. Ganun. This will be considered as possible loss na pwedeng i-absorb ng mga partners or yung ibang partners na mayroong pang positive capital balances since pa pwedeng hindi naman ito mabayaran ng deficient partner. Ayan. So, number four, free interest represents the partner's interest which can be paid out of the available cash. See to it that the free interest is equal to the amount of cash available for distribution. So, free interest daw is represents the partner's interest, or yung free interest is kung ano yung makukuha ng mga partner out of the available cash. So, yun lang yung free interest. So, free interest represents yung mga makukuha ng partner or yung hati ng mga partner doon sa available cash na i-distribute sa kanila. Yan. So, steps to be followed in liquidation by installment. So, ano-ano yung mga steps na kailangan nating sundin sa pagliliquidate natin ng installment basis. So, number one, record the sale of non-cash assets and the distribution of gain or loss. Ayan. So, number two, record liquidation expenses by decreasing the cash and the partner's capital accounts based on their profit or loss ratio. Number three, record payment of liabilities. If liabilities are not to be paid fully, an equal amount of cash should be set aside for the unpaid debts and future liquidation expenses and should not be distributed to the partner. So, number four, if there is available cash to the partners but it is not sufficient, prepare a schedule of cash distribution or safe payments observing the rules mentioned above. So, yung mga yan. So, repeat steps 1 to 4 until the final sale when the rules for liquidation by total should then be observed. So, let's take a look at the sample illustration in your module. Ayan. So, ito yung mga steps to be followed, diba sabi natin. So, ito yung mga steps to be followed when liquidating by installment. So, sabi dyan, example, to illustrate, the following is the financial position of partner D, E, and F on January 31, 2010. So, meron silang available cash na 35,000, meron silang value ng other assets na 45,000. So, yung mga liabilities and owner's equity nila, meron silang accounts payable, yung utang na 18,000, merong loan payable loan payable to D or inutang ng partnership kay D. So, kailangan bayaran ni partnership kay partner B yung 5,000. So, receivable dapat yan ni partner D kay partnership. Payable ni partnership yan kay partner D. Ayan. So, si D, meron siyang capital na capital balance na 10,000. Si partner E naman is merong capital balance na 20,000. And si partner F is may capital balance na 27,000. So, sabi dyan, the partnership agreed to liquidate on this date and that the cash distribution to be made at the end of the month provided there is a sufficient cash on hand for this purpose. So, profit and loss ratio of a partner is 2:1:2 respectively. So, the following are the liquidation transaction. So, kung makikita nyo dyan, hindi nyo sana nyo pagliliquidate nila. Nag-liquidate sila noong February, nag-liquidate sila noong March, and nag-liquidate sila noong April. Ayan. So, tingnan natin. Ang cash proceeds noong February is 10,000. Tapos, ang book value ng assets noong February is 15,000. Diba? 15,000 yung book value ng asset, pero binenta nila noong February ng 10,000.
Ayan, so meron din silang liquidation expenses na 3,000, merong accounts payable na 15,000, and merong reserve for future expenses na future liquidation expenses na 1,000. So ito yung tinatawag natin restricted. Hindi pwedeng galawin yan. Meron cash ito, pero hindi pwedeng galawin. Hindi pwedeng i-distribute sa partner kasi ito yung gagamitin nila, yung gagamitin nila sa expenses nila sa liquidation process. Ayan. So, ayan. So, tingnan muna natin yung February. So, sabi na natin installment, diba? So, first, tingnan natin yung liquidation nila nung February. So, cash distribution before liquidation or balances before liquidation. So, magkano yung balance ng cash before liquidation nung February? Merong 35,000. Ayan. So, other assets, magkano yung value ng other assets before liquidation? 45,000. Ayan. So, magkano yung balance ng accounts payable before liquidation? 18,000. Magkano yung payable KD or loan with partnership KD before liquidation? 5,000. So, magkano yung mga capital balances ng mga partners before liquidation? Kay partner D merong 10,000. Kay partner E merong 20,000. Ito siya. Kay partner F, merong 27,000. Ayan. So, on the February, binenta nila yung asset or binenta yung, merong binenta si partner, yung partnership ni, or yung D, E, and F partnership na assets na worth 15,000. Pero, binenta lang nila ng 10,000. So, magkano yung na-receive nilang cash dun sa pagbenta nila ng 15,000 na asset? 10,000. Tapos, ang value ng asset na yun is 15,000. So, ibig sabihin, merong loss yung partnership na 5,000. Kasi, mas mataas, ang nakatanggap lang nilang cash is 10,000, pero ang value ng asset is 15,000. So, binenta nila ng, yung asset ng 10,000, which is, yung value na is 15,000. So, ibig sabihin, meron silang loss na na-incur na 5,000. So, yung 5,000 na yun, paghahatian nila based on their ratio of 2:1:2. Diba? So, sabi natin, ang 2:1:2, magkano yan? So, 2 + 1 = 3 + 2 = 5. So, hahatiin nila yung loss na 5,000. Diba? So, yung 10,000 na pinagbentahan nila less 15,000 na value nung binenta nila. So, meron silang negative 5,000 na loss. So, paghahatiin ng mga partner, i-absorb ng mga partner yung loss na 5,000. So, ibabawas natin sa mga capital balances nila. So, paano ginawa yun? Yung 5,000 na loss is 5,000 multiplied by ano yung profit and loss sharing ratio nila? 2:1:2. So, magkano yung magiging share ni D doon sa loss na 5,000? 5,000 times 2, na 2 ito, 2 divided by 5 na total ng profit or loss ratio nila divided by 5 is 2,000 yung babawas natin sa capital balance ni D. Since 2,000 yung magiging share niya doon sa loss ng pinagbentahan ng assets. Magkano naman yung kay E? Ayan. So, 5,000 times 1 divided by 5 is 1,000 lang yung share ni E doon sa loss ng pagbebenta ng assets. Kay F naman, pareha sila ni partner D na 2. Ayan. So, 2,000 din sa kanya. So, 2 + 1 = 3 + 2 = 5,000. So, yun yung difference ng 10,000 less 15,000. Ayan. So, ibabawas natin sa capital balances ng mga partner kasi loss ito. Ayan. So, balances after the sale of non-cash asset or sale of assets is 35,000 plus 10,000 is merong may available cash si partnership na 45,000. So, other assets, magkano yung balances nila, 45,000 less 15,000 is, meron na lang as of February, after the liquidation on February, meron na lang other assets na 30,000. So, meron pa rin tayong accounts payable na 18,000 kasi walang nabawas. Meron pa rin tayong payable KD na 5,000 since may pa naman natin na bayaran. Tapos, ngayon, magkano na lang yung capital balances ng mga partners? 10,000 less 2,000 is 8,000.
So 20,000 less 1,000 is 19,000, and 27,000 less 2,000 is 25,000. Ngayon, meron tayong liquidation expenses. Ayan. Kung makikita nyo, may liquidation expenses paid. Noong February, merong liquidation expenses na 3,000. So, ito yung babayaran na natin to. So, ibabawas natin to sa capital balances ng mga partners. So, paano ulit natin ibabawas to sa capital balances ng mga partners? So, gagamitin ulit natin yung profit and loss sharing ratio ng mga partner, which is yung 2:1:2. Ayan. So, 3,000 times 2 divided by 5 is, yun yung napunta kay D. Babawas ulit natin sa interest ni D na 1,200. Ayan. So, ganun din yung kay letter E, yung 3,000 divided by or multiplied by 1 divided by 5 is 600. So, ito yun. So, paano naman yung kay F? Parehas silang 2 over 5 ni partner D, kaya 1,200 din kay F. So, kung titignan nyo dyan, 1,200 plus 1,200 is 2,400 plus 600 is 3,000. So, ibabawas natin yan sa capital balances ng mga partners since ito is expense 3,000. Ayan. So, ano yung next na ibabawas natin? So, yung, ang tawag dito, yung liabilities. So, noong February, meron tayong accounts payable na 15,000. Ayan. So, yung 15,000 na to, hindi natin to ibabawas sa capital balances ng mga partners. So, babayaran natin yan out of the available cash na meron si partnership. Ayan. So, tingnan natin dito. Balances after the liquidation expenses paid is magkano na lang? 45,000 less 3,000 is magkano na lang yung cash? 42,000. So, meron pa rin tayong assets na or natitirang asset na 30,000 yung value. Meron tayong accounts payable na 18,000. Meron tayong loan payable pa din kay partner D na 5,000. Meron tayong capital balances nila ng mga partners na 8,000 less 1,200 is 6,800 kay partner D. 9,000 less 600 is 18,400 kay partner E. Tapos 25,000 less 1,200 is 23,800 kay partner F. Ayan. So, babayaran natin itong accounts payable natin noong February, pero hindi natin ito ibabawas sa capital balances ng mga partners. So, ibabawas natin yan sa mismong cash natin. Babayaran natin yung liabilities natin sa mismong cash ng or gamit yung mismong cash ng partnership. And kaya kung makikita nyo, yung 15,000 is hindi na-distribute sa mga partners. So, tinanggal natin, binayaran natin ng cash, tinanggal na natin yung 15,000 na liabilities natin. Ayan. So, balances after the payment of liabilities, magkano na lang yung cash natin? 27,000. So, meron pa din tayong other assets na 30,000. Meron tayo pa din tayong, meron tayong accounts payable na 3,000. So, 18,000 yung total ng accounts payable natin kasi yung 15,000 noong February saka 3,000 noong March. So, ang halaga ng liability natin o utang natin is 18,000. Pero ang binayaran natin lang is 15,000 kasi yun lang yung liability natin ng February. So, meron pa tayong liability ng March na 3,000. Meron pa din tayong payable KD na 5,000. Tapos, merong capital balances yung mga partners na 6,800, 18,400, and 23,800. Ayan. Next, ano yung next na babayaran natin? So, i-distribute na natin sa mga partners. Since tapos na natin i-distribute sa mga partners yung loss ng pagbebenta natin ng asset, tapos na din natin bayaran itong liquidation expenses, tapos na din natin bayaran yung liability expenses or liability payables natin. So, ngayon, magkano yung natitirang cash para sa mga partners? So, tingnan natin yung Schedule 1. Ayan. So, i-distribute na natin yung cash sa mga partners as of February 28,
10. So, tingnan natin yung sana, tingnan natin kung paano nakuha itong 23,000 doon sa table 1. Ayan. So, capital balances just before distribution. Magkano yung capital balances before natin i-distribute yung cash noong February? Merong 6,800 kay partner D. Kaya yun yung nandito. So, merong 18,400 si partner D. Partner E, I mean, siya yung nandito. Tapos, merong 23,800 si partner F. Yun yung nandito. Ayan. So, plus, i-add natin yung payables or yung receivables ni partner D kay partnership. So, i-add natin yung 5,000. Ito yun. Or ito. Add natin yung 5,000. Tapos, yun yung magiging balance nila. At kung makikita nyo si partner E and F, walang loan payable sa kanila si partnership. Kaya ang mag-a-add lang ng loan balance is si partner D, since siya lang yung nandito. Ayan. So, magkano yung partner's interest ng mga partner sa partnership? Ayan. So, meron na silang, si D is merong 11,800 na interest. Si partner E is merong 18,400 na interest. Si partner F is merong 23,800 na interest. Ayan. So, sabi dyan, restricted interest, possible loss of 31,000. So, paano kung itong 31,000? If remaining assets of 30,000 will not, 30,000 dapat to guys, sorry. If remaining assets of 30,000 will not be sold and cash of 1,000 is withheld for future liquidation. So, magkano yung natitirang asset natin? 30,000, di ba? To as of February. Meron pa tayong 30,000. So, meron tayong possible loss na 30,000 sa other assets natin kapag hindi natin itong nabenta yung other assets natin na worth 30,000. Plus, meron pa tayong 1,000 na withheld. Ayan, noong February. So, meron pa tayong ni-reserve na 1,000 noong February, which is nagiging loss ng mga partners kapag hindi ito nagamit or kapag magdi-distribute na ng cash. Ayan. So, titingnan nyo dito sa Schedule 1. Saan nakuha itong 12,400? So, sabi dyan, sabi nga dyan, meron daw possible loss na 31,000 kapag hindi nabenta yung assets na worth 30,000 noong February at yung 1,000 na restricted or the reserve for future liquidation expenses. So, magkano yun? So, 30,000 plus 1,000 is 31,000. So, 31,000 times 2 divided by 5 is 12,400 yung magiging share ni D dun sa possible loss na 31,000. Paano naman si partner F? 31,000 times 1 divided by 5 is 6,200 yung magiging share ni partner E doon sa loss na na-incur sa 31,000. Magkano naman kung yung kay F, so parehas sila ni partner D na 2 over 5, so 12,410. Ngayon, after natin i-distribute yung mga loss or the possible loss kapag di natin nabenta yung asset na 30,000 plus yung tax withheld na 1,000, magkano yung balance nila? So, merong negative, nag-negative si partner D ng 600 pesos. Si partner E, meron siyang positive na 12,200. Si partner F, meron siyang positive na 11,400. So, sabi dyan, less restricted interest, possible loss of 600 if D will not be able to pay for his deficiency. Ngayon, si D, kapag hindi niya nabayaran to, kailangan mag-contribute or bawasan natin yung interest ni E tsaka F para madagdagan or dadagdagan natin yung capital balance ni partner D ng nung deficiency niya para mawala yung deficiency ni partner D. So, i-absorb yan ni partner E tsaka ni partner F if hindi makapag-invest ulit si partner D. Ngayon, di-distribute natin kay partner E and F yung possible loss na 600 kapag hindi ito nabayaran ni partner D. So, 600 times 1 divided by 3 is
200 pesos. Bakit times 1 divided by 3? Kasi hindi na natin isasama yung ratio ni D. Kasi si E tsaka si F lang yung maghahati doon sa 600 na deficiency ni partner D. Kaya 1:2 na lang. Ayan. So, magkano naman yung share ni partner E? 600 times 2 divided by 5 is 240, or 2 divided by 5 tuloy. 600 times 2 divided by 3 is 400 pesos yung i-contribute or babawas natin kay F. Ayan, so 200 plus 400, magkano yung napunta kay D? 600. Ngayon, ang makukuha ngayon nila partner, wala nang makukuha si partner D kasi diba nag-negative siya. Tapos ang nag-contribute pa para doon para ma-cover yung negative niya is si partner E and F. So, sino na lang ang makakukuha ng cash ngayon? Si partner E and F. So, free interest is magkano makukuha ni D? Wala. Si partner E meron siyang 12,000. Si partner F meron siyang 11,000. So, 12,000 plus 11,000 is 23,000. So, yun yung i-distribute natin na cash sa nang as of February, so 23,000. Kaya ang kabuuan ng cash ng partnership ng February is 27,000. Ang i-distribute natin ng February na cash is 23,000. Pero ang makakuha lang ng 23,000 na to is si partner E saka si partner F kasi hindi sila nag-negative noong February. Ayan. So, 12,000, yun yung nakita nyo dito sa may schedule na 12,000, tapos 11,000 yung kay partner F. Ayan. So, balances after payment of, balances after the payment of installment noong February. So, magkano na lang yung cash ng partnership after natin i-liquidate yung pang February is 4,000 na lang. So, meron pa din tayong natitirang other asset na 30,000. Meron pa din tayong accounts payable na 3,000. Tapos, meron tayong payable kay partner din na 5,000. Tapos, meron capital balances si na yung mga partner D, E, and F na 6,800, 6,400, and 12,800 respectively. Ngayon, noong March, sabi dyan, dito sa my table, meron tayong asset na 20,000 na binenta natin ng 16,000 lang. So, ibig sabihin, meron tayong loss na 4,000. Yun ulit yung paghahatian ng mga partners. Ayan. So, 4,000 is, diba 16,000 natin binenta pero ang halaga niya is 20,000. So, meron tayong 4,000 na loss dito. Ngayon, paano natin ulit distribute yan? 4,000 times 2 divided by 5 is 1,600 yung mabawas natin kay partner D. Magkano naman yung kay partner E? 4,000 times 1 divided by 5 is 800. Tapos si partner F is 1,600 din. So, 1,600 plus 1,600 is magkano yun? 2,800 ba or 2,600 plus 800 is magkano yan? 4,000. Ayan. So, yun yung pinaghatian ng mga partners, yung 4,000. Kasi 1,600 plus 1,600 is 2,200 plus 800 is magkano yan? 1,6 plus 1,6 is 3,200 plus 800 is 4,000. Ayan. So, balances after the sale of assets noong March, magkano yung cash natin? So, ang natirang cash natin noong February is 4,000. Tapos, binenta natin yung assets ng 16,000. So, meron tayong 20,000 na total ng cash. Ayan, so yung asset natin, binenta natin yung 20,000, meron na lang tayong 10,000 na natira. So, meron pa din tayong accounts payable na 3,000 noong March. Tapos,
nung loan due to DO, yung payable ng partnership kay D, meron pa din 5,000, di ba natin nababayaran kay partner D ito. Ayan, so magkano na lang yung balances ng mga partner after natin i-deduct yung loss ng sale of assets. Ayan, so si partner D, meron siyang 5,200 na lang. Si partner E, meron siyang 5,600 na lang. And si partner F, meron siyang 11,200 na lang. Ayan. Next na babayaran natin is yung liquidation expenses noong March. Magkano yung liquidation expenses noong March? 2,000. So, itong liquidation expenses na ito is paghahatian ulit ng mga magkakabahay. Ayan. So, paghahatian ulit ng mga nila partner, yung liquidation expenses na ito is paghahatian or liquidation expenses na ito ng March na 2,000 is paghahatian ulit nila partner D, partner A, saka ni partner F. Ayan, so 2,000 times 2 divided by 5 is 800. 2,000 times 1 divided by 5 is 400. 2,000 times 2 divided by 5 is 800. Ayan. So, balances after the liquidation expenses nung March na bayaran is yung cash na bawasan ng 2,000 kasi nagbayad tayo ng liquidation expenses. Pagkano na lang yung cash? 18,000. Tapos, meron na tayong assets na 10,000. Yung accounts payable natin na 3,000, meron pa din tayong loan due to ito na 5,000, tapos meron tayong capital balances ng mga partners na 4,452 and 10,400. Ngayon, payment of liabilities noong March. Magkano liabilities natin noong March? Merong 3,000. Ayan. So, babayaran natin out of cash ng partnership. Ulitin ko, ang liabilities is hindi natin ibabawas sa interest ng mga partners. As long as sapat naman yung cash ng partnership na pambayad. Kaya kung makikita nyo dyan, yung liability natin na 3,000 is binawas lang natin sa cash, tapos tinanggal natin yung value ng pay accounts payable natin. Ayan. So, after the payment of liabilities, magkano na lang yung cash natin? Meron na lang tayong 15,000. Tapos, meron pa din tayong assets na 10,000. Meron tayong capital or loan due to partner D na 5,000. Meron tayong capital balances na 4,452 and 10,400. Ngayon, payment to partners. Meron tayong payment to partners na 13,000. So, saan natin itong nakuha itong 13,000 na to? So, tingnan natin yung schedule number 2. So, sabi nga ulit natin, ang capital balances just before distribution is magkano? Titingnan natin itong March ngayon. Capital balances before liquidation is, our distribution is 4,452 and 10,4. Yun yung nandito ulit. 4,452 and 10,4. So, add yung loan balance, magkano yung loan balance ni partner D? 5,000. So, si partner E saka si partner F, wala silang loan balance. I-add natin yan. So, total partner's interest is kay partner D is 9,400, kay partner E is 5,200, kay partner F is 10,400. Ngayon, sabi dyan, restricted interest. So, possible loss of 12,000 if remaining assets of 10,000 will not be sold and cash of 2,000 is withheld for future liquidation. So, sabi dyan noong March, meron tayong possible loss na 12,000. Ano, saan nakuha itong 12,000? Kasi meron pa tayong, as of March, meron pa din tayong capital balances ng asset balance ng asset na 10,000. So, magkakalos tayo lang sa March kapag hindi natin ito nabenta. Bakit 12,000? Kasi meron ding restricted or reserved na cash for future expenses na 2,000. So, 10,000 plus 2,000 is 12,000. So, itong possible loss na 12,000, di-distribute ulit natin yan sa mga partners. So, 12,000 times 2 divided by 5 is 4,800. So, 12,000 times 2 divided by, times 1 divided by 5 is 2,400. And then, si partner F, magkano yung share niya dun sa possible loss na 12,000?
12,000 times 2 divided by 5 is 4,800. Ayan. So, magkano yung interest o magkano na lang yung mga makukuha nila after the distribution. Ayan. So, kay partner B, meron siyang 4,600 na makukuha. Kay partner E, meron siyang 2,800 na makukuha. At kay partner F, meron siyang 5,600 na makukuha. Ayan. So, ganun lang din. So, ng anong April, ano yung April naman? So, ang remaining cash natin, or yung kung may kita nyo, 13,000 to, diba? 4,600. Natin 4,600 plus 2,800 plus 4,800 is 12,200. Oh, mali. Four thousand six hundred plus two thousand eight hundred plus five thousand six hundred is seventeen thousand eight hundred. Mali yata yung computation ko. Ayan, tama guys. Sorry. Mali yung computation ko kanina. So, meron silang capital balances or yung free interest na 5,600 plus 2,800 plus 4,600. So, doon natin nakuha tong 13,000 na balance dito sa may schedule ng March. So, ito yung didistribute natin sa mga partners. Ayan. So, babawasan natin yung loan ni partner D ng 4,600. Ayan. So, si partner E wala siyang nakuha. Partner D, I mean, is wala siyang nakuha. Si partner E is, at kasi yung 4,600 ni partner D na may lalagay dapat natin dito, in-apply natin dun sa may loan ni, loan ng partnership. Ayan. So, si partner E, babawasan natin ng 2,800. Si partner F, babawasan natin ng 5,600. So, itong 4,600 na distribution kay partner D, bakit din natin dito nilagay sa interest niya or capital balance niya? Kasi insufficient. 4-4 lang itong capital balance niya. Tapos, deficiency or yung ibabawas natin sa kanya is 4,600. Kaya dito natin siya sa loan natin ibabawas para hindi mag-negative yung capital balances niya as long as may loan siya. Dito natin siya ibabawas para hindi mag-negative yung capital balance niya. So, kung makikita niyo dito sa February is wala siyang, walang nabawas sa kanya kasi nag-negative siya ng February. Ayan. So, nung April naman, tingnan natin. So, nung balances nila after ng distribution, yung payment to partners is magkano yun na lang yung balance ng cash natin? 2,000. Magkano yung other assets natin? 10,000. Meron tayong 400 pa na loan due to D. Tapos, meron tayong capital balances ng mga partners na 4,400, 2,400, and 4,800. So, nung April, titingnan natin ulit. Ano tong cash na to? So, binenta natin yung assets natin ng 8,000. Ito yan. Binenta natin ng 8,000 pero ang value na is 10,000. So, ibig sabihin, meron tayong loss na 2,000. Kaya, yun yung ibabawas natin.
Bawasan natin ng 10,000 yung other assets natin kasi nabenta na natin to. Yung 10,000 na assets natin, nabenta natin ng 8,000. So, ibig sabihin, may 2,000 na plus yung partnership. Yun yung i-distribute ulit natin sa mga partners based on their profit or loss ratio. So, 2,000, which is yung difference ng 8,000 less 10,000, is 2,000 times 2 divided by 5 is 800. 2,000 times 1 divided by 5 is 400. 2,000 times 2 divided by 5 is 800. So, meron tayong balances ng mga cash or yung merong balances after the sale of assets at loss na 10,000 yung cash. Tapos, kasi naka-receive tayo ng 8,000 na cash, bayad ng asset natin. Tapos, 2,000 plus 8,000 is 10,000. Wala na yung asset natin kasi nabenta na natin lahat. So, 45,000 yun yung nabenta nating asset. Tapos, wala na din tayong payables. Ayan, wala na tayong liabilities. Nabayaran na natin lahat dito. Meron pa tayong loan kay di na babayaran na 400. Tapos, meron pang capital balances na babayaran natin sa mga partners na 3,600. 2,000 and 4,000. Ayan. So, noong April 1 o yung April 30, merong liquidation expenses na binayaran na 2,000. So, ito yan. Liquidation expenses ng April is 2,000. Ayan, kung makikita nyo dito. So, babawas ulit natin yan sa mga partners. So, 2,000 times 2 divided by 5 is 800. 2,000 times 1 divided by 5 is 400. 2,000 times 2 divided by 5 is 800. So, balances after the payment of liquidation is 8,000. Meron pa tayong loan due to Dina 400. Meron pa din tayong merong capital balances ni Dina 28, capital balance si Ina 16, and capital balance si Efna 32. So, ito yung magkano yung itong 8,000 na to, sino yung maghahati-hati? So, silang tatlo. Kasi positive yung mga balances nila. So, 8,000 less muna natin yung 400 na loan kay D. Bayaran muna natin yan. So, 8,000 less 400 is 7,600. So, ang 7,600 na to is, una, bago natin i-distribute tong 8,000 kasi na remaining cash, kailangan muna natin bayaran yung payable natin kay partner D na 400 na natitira. Yung loan due to D na natitira. 400. So, itong 7,600, ito na yung paghahatian ni partner D, E, and F based dito sa profit or loss ratio nila. So, 7,600 times 2 divided by 5 is 15,200. Ayan. So, 7,600 times 7,600 is times 2 divided by 5 is at po ganun. Wait lang guys, sorry.
Ito pala siya. Sorry guys. Nalito din ako. So, 8,000, i-distribute na natin yan sa mga partners. Ayan. So, 8,000 times, magkano yung mapupunta kay D2 divided by 5 is 3,200 dapat yung kay D. Diba? Pero in-apply natin sa loan niya yung 400. Kaya bali 3 din yung 3,200 din yung makukuha ni D. Hindi nga lang dito sa capital balances niya kasi merong loan due sa kanya na 400. So, less yung 400 is 2,800. So, 2,800 plus 400 is 3,200 pa din yung makukuha niya. Ngayon, kay partner E naman is 8,000 times 1 divided by 5 is 1,600 yung makukuha niya dito sa 8,000. 8,000 times kay partner F is 2 divided by 5 is 3,200 din yung makukuha ni partner F. Ayan. So, ganun lang siya guys. Ayan, so kung makikita niyo dito, wala, di ba, yung February at saka March lang yung may schedule ng distribution or payment to partners. Dito sa may April, wala. Kasi itong April, ito na yung huling month ng pag-liquidate. Kaya i-distribute na lahat ng remaining cash sa mga partners. Ayan. So, sabi dyan, take note of the following. So, number one, repetition of the steps in liquidation by installment until the other assets have been totally sold, liabilities paid, and cash distributed to partners. So, kung titingnan nyo, paulit-ulit lang yung process dito, di ba? Parehas lang naman yung process ng February, March, saka April. So, repetition, sabi dyan, paulit-ulit yung ginawa natin hanggat sa nawala or nabayaran natin ng lahat ng liabilities natin, naibenta natin yung assets, tapos na-distribute natin finally yung kahuli-hulihang cash sa mga partners. So, wala nang natira sa partnership, lahat ay napunta na sa mga partners. Ayan. So, number two, liquidation expenses, a decrease in cash and partners' equity. So, itong liquidation expenses na to ibabawas natin yan sa cash ng partnership, ibabawas din natin yan sa capital balances ng mga partners. Number three, a schedule has to be prepared in February and March because the cash for distribution are not sufficient. So, yung schedule of distribution natin ng March, February saka March, nag-prepare tayo ng schedule of distribution ng February saka March kasi hindi sapat yung cash natin. Hindi sapat yung cash natin para maibigay lahat ng interest or mabayaran natin ng liabilities and mabayaran natin yung mga interest ng mga partners. So, kung titingnan niyo dito sa April, wala siyang cash distribution kasi sapat na yung cash ng mga cash balances ng partnership para mabawasan or dito mabayaran natin yung liquidation expenses ng April. Since wala naman na tayong utang noong April except dun sa loan kay D. Ayan, and sapat naman, sufficient naman tong 10,000 compared sa 2,000 plus 400 ibabawas pa. Ayan, so may 8,000 pa na natira sa cash. Kaya walang distribution or schedule of distribution no April. Ayan, so number four, partner's interest does not represent only capital balance, include also the loan balance. So, kung makikita nyo, yung partner's interest dito is hindi lang ito yung, kaya natin binawas yung 400 dito. Di ba 3,200 dapat yung makukuha niya, dapat iba yung bayad sa 400. Pero ang sabi dyan, ang loan balance daw is kasama na dito sa capital balance ng partner. Kaya, ibabawas natin yung sa loan na yung 400.
Number 5, partner's interests are the balances picked up by the statement of liquidation just before the payment of the partners. Number 6, free interest must be equal to the cash available for cash to the or available for distribution to the partners. So pag sabi natin free interest, ito. So dapat itong free interest, itong mga capital balances nila 3,2 plus 1,6 plus 2,8 plus 400 is equal dapat sa available cash or yung balance ng cash na i-distribute sa kanila. Kaya 400 plus 2,8 plus 1,6 plus 3,2 is tama kasi 8,000. So, ganun din sa mga to. 12,000 plus 11,000 is 23,000. 2,8 plus 5,6 plus 4,6 is 13,000. Ayan. Number 7, the cash is not fully distributed in February since 4,000 must be available for the unpaid liabilities of 3,000 plus the cash withheld of future expenses of 1,000. So number 8, a schedule of cash distribution shows a computation of restricted interest. Restricted interest is a partner's capital left to absorb possible losses for the assets not yet sold, partner's capital deficiency, and cash withheld for future liquidation. Priority program. So, ano naman itong priority program? So, priority program is ito naman yung before yung mag-liquidate, gumawa muna kayo ng schedule kung sino yung ipa-priority yung babayaran sa mga partners. Ayan, para hindi mahirapan pag mag-liquidate na, kailangan alam nyo muna or alam nyo kung magkano yung amount, alam nyo kung sino yung uunahin yung babayaran before the liquidation process or before mag-liquidate yung business ninyo. Kaya priority program. Ayan. So, dito sa priority program, kung sino yung mas mataas yung capital balance niya, yun yung uunahin na babayaran. Ayan. So, kung sino kasi, ang ina-assume kasi dyan na kung sino yung mataas yung capital balance niya, siya yung mas may kakayanang mag-absorb ng losses. Kaya siya yung unang babawasan pag may losses, siya yung unang babayaran kapag distribution. So, observe the following rules in priority program. So, sabi dyan, the priority program is prepared just before the liquidation takes place. So, sabi natin, before mag-liquidate yung partnership, kailangan munang mag-liquidate or kumawa ng priority program. So, the partner's interests are based on the loan and capital balances just before the liquidation. Ayan. So, the loss absorption ability or LAA is computed by dividing the partner's interest by the profit and loss ratio. Ayan. So, the most vulnerable to losses is the partner with the least loss absorption ability. So, a partnership loss of 37,500 will totally absorb this interest of 15,000 based on the profit and loss ratio 2 over 5 or 40%. Thus, this partner does not have any priority in the cash distribution. So, tingnan natin yung sample illustration dito sa module para mas maintindihan. So, dito, ito yung priority program na tinatawag natin. So, capital balances ng mga partners before liquidation is merong 10,000 si partner D, 20,000 si partner E is merong 27,000 si partner F. Ayan, so ito yon 10,000, 20,000 is 27,000. Ayan. So, merong loan balance kay partner D na 5,000. Ito yon di ba? Loan available to D na 5,000. Kaya nandito siya. Inad natin sa interest ni D or capital balance ni D. So, partner's interest magkano? 15,000 kay D, 20,000 kay E, and 27,000 kay F. So, para makuha natin yung loss absorption ability or LAA na tinatawag natin, i-divide natin siya sa profit and loss ratio. So, kanina, ano yung profit and loss ratio nila? Sabi dyan 2 is to 1 is to 2 or 40%, 20% or 40%. So, paano natin nakuha yun? I-convert natin itong 2 is to 1 is to 2 ng percentage. So, 2 divided by 5 is 40%. 0.4, diba? Times 100. 40%. Ayan. So, ganun din kung 1 and 2. So, 1 divided by 5 is 20%. Yan. Times 100 is 20%. So, 20%, 40%, 20%, and 20, 40%.
percent yung profit or loss ratio pag kinonvert natin yan sa percentage. Ayan. So, i-divide para makuha natin yung dito kasi sa priority program, ang kunin yun, ang dapat na kukunin natin is yung loss absorption ability or yung LAA na tinatawag natin para maalam natin kung paano natin i-divide yung cash or sino yung pa-priority natin na bibigyan ng cash. Ayan, so capital balance ay sabi nga natin before liquidity or before liquidation is ayan, so partners interest 15,000, 20,000, 27,000. So divide by profit and loss ratio. Sabi natin kanina yung 2 is to 1 is to 2 is 40%, 20% and 40,000. So i-divide natin 'yan. So 15,000 divided by 0.40 is kaya natin makuha itong loss absorption ability ng partner din na 37,500. So, ganun din dito kay partner E. So, 20,000 divided by 0.20 is meron siyang loss absorption ability na 100,000. Kay F is 27,000 divided by 0.40 is meron din siyang loss absorption ability na 67,500. Ayan, priority 1 pay to E. So, paano natin makuha itong 32,500? So, ang gagawin natin, titingnan nyo, sino yung may highest na loss absorption ability? Si partner E, di ba 100,000? So, sino yung second na highest na may loss absorption ability? Si partner F. So, ilo-less natin yan. Tingnan natin. So, 100,000 less 67,500 is 32,500. So, ito yung babayaran natin kay E. So, priority 1 pay to E is 32,500. So, dito sa 32,500, magkano yung babayaran natin kay partner E? 6,500. Paano natin nakuha itong 6,500? Diba? 100,000 less 67,500 is 32,500. Multiplied by ano yung loss absorption or loss profit and loss ratio ni partner E? 20% times 0.20 is 6,500. Ito yung ibabayad nating cash kay partner E. Ayan. So, balance of loss absorption ability is magkano na lang? Partner D is meron pa din siyang 37,500. Si partner E is meron na lang siyang 67,500. And si partner F is meron na lang siyang 67,500. So, priority to pay natin to E and F yung 30,000. So, paano naman nakuha yan? 67,500 less yung 67,500 kay partner F less yung 37,500 ni partner D. So, 30,000. Babawas ulit natin yan kay partner E sa kay partner F. Tapos, magkano yung makukuha ni partner E dito sa 30,000? 30,000 na to. 30,000 times 0.20 is 6,000. So, dito sa 30,000, magkano yung makukuha ni partner F? Times 0.40 is 12,000. Ayan. So, balance of loss absorption ability is, ayan. So, pare-parehas na sila. Si partner D, meron siyang 37,500. Ganun din yung partner E at ganun din kay partner F. Ngayon, total priority payments is, sino yung total priority payments o sino yung unahin natin bayaran? Si partner E and si partner F ng 12,500 at saka 12,000. So, 12,500 plus 12,000 is 24,500. So, ang 24,500 na to is una nating ibabayad kay partner E and kay partner F. So, sabi dyan, cash distribution beyond 24,500 should be made to all partners based on their profit and loss sharing ratio. So, doon sa 24,500, kung may 24,500 na cash, yung partnership, ang una nating babayaran is si partner E saka si partner F. Kay partner E is 12,500, kay partner B, F is 12,000. Kung meron mang excess, yung 24,500, or kung meron mang excess pa after natin bayaran yung 12,500 and 12,000, i-divide pa natin yan sa kanilang tatlo.
Okay? I-divide pa natin yan sa tatlong partners. Ayan. So, kung makikita nyo dito sa schedule 1 ng partial cash distribution for the month of February, available, magkano yung available to partners na cash? Tingnan natin ulit kanina. Magkano yung available for magkano yung available na cash na i-distribute natin sa partners? 12,000 plus 11,000 is magkano yan? Ito yun, 23,000. So, sa 23,000 na ito noong February, ang una nating babayaran is si Partner E. So, 6,500 yung kay Partner E, babawasan natin yung cash natin ng 6,500, ibabayad natin kay E yung 6,500. Ngayon, mag-a-add to sa capital ni Partner E. Balance niya is magkano na lang yung natirang cash. 23,000 less 6,500 is 16,500. So, ngayon, babayaran na natin ngayon si Partner E tsaka si Partner F ng out of the 16,500, babayaran na natin si Partner E tsaka si Partner F. So, 16,500 multiplied by 0.20 is 16,500 na ito, maghahati na sila Partner E tsaka si Partner F. Ngayon, kung makikita nyo kanina dun sa 2 is to 1 is to 2 ng mga partners, ang maghahati lang dito sa cash natin na 65 is si Partner E tsaka si Partner F na lang. So ngayon, ang gagamitin na lang natin is yung 1 is to 2. Hindi natin isasama yung kay D na isang 2. So ngayon, 16,500 times 1 divided by 3 is 5,500 yung mapupunta kay Partner E. Doon ta 16,500. Ngayon, kay Partner F is 16,500 times 2 divided by 3 is 11,000. So, kung makikita nyo dito sa schedule ng cash distribution ng February, walang mapupunta kay D pa. Wala pa pupunta kay D. Kay Partner E, merong napunta na 12,000 at kay Partner F, merong napunta ng 11,000. A total of 23,000 or 23,000. Ayan. So, dito naman, kung nakikita nyo naman dito sa schedule ng schedule of cash distribution ng March, meron available na cash na 13,000, di ba, ng March. Saan natin makikita yun? Ito. 13,000 na available na cash ng March. Ayan, ito siya. Di ba, 4, 6 plus 2, 8 plus 5, 6. So, makikita nyo dito, may nakuha si Partner din na 4, 6 noong March. Ayan. So, dito, sa 13,000 na to, ang naghati is silang tatlo. So, balance ng priority is merong balance of priority 2 is 18,000 less 16,500. So, 16,500 yung nandito is 1,500. So, balance of cash na 11,500. So, i-distribute natin itong 11,500 kay Partner D and E and F based doon sa profit or loss sharing ratio nila. So, 11,500 times 0.40 is 4,600 kay Partner D. Magkano naman kay Partner E? 11,500 times 0.20 is 2,300. Ayan. Tapos, kay Partner F is 11,500 times 0.40 is 4,600. So, kung makikita ninyo dito, ang naghati dito sa 1,500 is si Partner E at si Partner F lang.
So, wala pa din si partner E dito kasi priority si partner E tsaka si partner F. Ngayon, kung may natira dito sa after natin bayaran si partner E tsaka partner F, yun pala yung paghahatian ng mga ng or paghahatian pa nilang tatlo. Ayan. Ayan guys. So, yan yung explanation na sinasabi natin kanina. Activity 1 case problem. So, Thomas and Tim were in a business for several years, sharing profits and losses equally. So, because of Tim's poor health, they decided to liquidate that partnership. So, Thomas managed a liquidation because of Tim was in the hospital. So, just before the liquidation, the partnership's financial position shows the following. So, ito yung mga balances sa statement of financial position ng partnership before liquidation. So, Thomas sold other assets for $1,750,000. So, si Thomas daw, itong $2,200,000 binenta ni Thomas ng $1,750,000. Tapos, binayaran niya lahat ng mga creditors. So, ibig sabihin, binayaran niya itong $500,000. Divided the remaining cash. Tapos, after niyang bayaran or after niyang ibenta itong assets ng $1,750,000, after niyang bayaran yung mga creditors, syempre kailangan niyang, binenta niya ng $1,750,000 yung two na asset. Ibig sabihin, may loss yan. So, i-distribute niya yan sa kanilang dalawa. Tapos, binayaran niya yung mga creditors. Tapos, dinivide niya yung mga remaining profit or remaining cash sa kanilang dalawa between Tim and himself equally. So, equally yung pag-divide niya ng remaining cash according to their profit and loss sharing ratio. Ngayon, ang profit and loss sharing ratio nila kasi is equally. Kaya equally niya, dinivide yung remaining cash. So, Tim received a note from Thomas that read, Goodwills sold other assets for $1,750,000. Have $1,025,000 checks waiting for you. Get well soon because he will not be able to release from the hospital for several days. So, Tim asked to review Thomas' liquidation and cash distribution procedure. So, after i-divide ni Thomas lahat ng remaining cash, ang sabi niya kay Tim is may marireceive si Tim na $1,025,000. So, gusto ni Tim i-review yung ginawang liquidation ni Thomas. So, question, do you approve of Thomas' liquidation and cash distribution procedures? So, explain. So, agree ba kayo or approve ba kayo doon sa $1,025,000 na binigay niya kay Tim? Ayan, tama ba na $1,025,000 lang? So, kung magkocompute kayo, please show your solution. So, number two, if you think Thomas' computation is not correct, what amount of final cash settlement should Tim receive? So, kung sa tingin nyo is mali yung $1,025,000, so magkano dapat yung marireceive ni Tim? Ayan, prepare a statement of liquidation to support your answer. Ayan. So, activity 2, pag sinabi natin statement of liquidation, nakita nyo naman, di ba? Ito yun. Ito. Statement of partnership liquidation. Ayan. So, activity 2A say, answer each of the following questions in 5 to 10 sentences. Refer to the discussion in previous lesson if necessary. So, when will a sale of asset result to a loss on the realization? So, kailan nagkakaroon ng loss on realization? Pag sinabi natin loss on realization, di ba, is yung loss kapag nakapagbenta tayo ng, or yung kapag naibenta natin yung asset natin sa mas mababang amount. Ayan, kesa sa book value. Ayan, so ano itong loss on realization? So, kailan nagkakaroon ng loss on realization? So, number two, what is the effect of capital deficiency on the assets of partnership? Pag sinabi natin capital deficiency is kapag nag-negative yung capital balance ng mga partners. Ayan, so ano yung epekto nito sa assets ng partnership? So, number three, what happened when a deficient partner is also insolvent? So, pag sinabi natin deficient partner is negative yung capital balance niya. Tapos, ang pag sinabi natin insolvent is, wala na talaga siya mapagkukuhanan. Wala na siyang pangbayad, wala na siyang pang-additional na cash na pag-invest ulit para ma-cover yung deficient niya o yung negative niya. So, ano ang mangyayari doon? Kapag deficient na nga yung partner, negative na nga yung capital niya, wala pa siyang dagdag or personal na pera na pang investment lang para ma-cover yung deficit niya. Ayan. Okay, so yun yung explanation dun sa lesson 11 natin.
Okay, for our requirements sa lesson 11, sagutan nyo lang yung activity 1. So, huwag nyo lang sagutan yung activity 2. Pero, na-explain kasi doon ni Ma'am Carmela kung ano yung activity 2. And you have already the idea kung paano sagutan. Pero, ang sasagutan nyo lang talaga is yung activity 1. Huwag nyo lang sagutan yung activity 2. Okay? So, that ends our lesson, and I hope that if you have any queries regarding the lesson and the requirements, feel free to message me in sa Messenger. Ayan, i-PM nyo ko. Kung gusto niyo sa Messenger, then mag-message kayo sa Messenger, okay? So, yun lang, and have a good day.